Ayan, so yun mga idol, ito rin yung gusto ko lang i-share sa inyo kung yung anong nangyari doon sa Chinese passenger ko na babae. Kung bakit nangyari na nagwala talaga siya sa loob ng sasakyan ko. Nag-iiyak talaga, nag-alumpasay talaga sa loob ng sasakyan ko. Dahil sa malilit na daw siya. So nangyari ganito, ako naman hindi naman tumatanggi sa booking. So itong booking ko na ito is medyo malayo talaga yung pick up points ko. So ganito ka ang nangyari, dunawin ko na lang yung area kung paano ako nakapunta doon sa pick up point. So ganito yung sitwasyon, dito ako sa lugar na to. So kung makikita ninyo, dito ako sa area na to na galing. So hindi siya po pwedeng dumirekta dito sa ito yung tower kung saan siya pick upin. So dahil ito one way ito, so one way ito papunta dito sa area na to. So one way yan. Ngayon ang option is dito kayo iikot. So 2 to 3 kilometers ang tatakbuhin ko mula dito sa location ko, current location, kasi nag-drop na ako dito. Nakuha ko yung next booking niya. So dito pa lang, pagka-book niya sa akin, meron agad message na faster. So malilate daw siya. So kailangan ko na mag-faster. So dito, medyo matraffic na sa area na to eh. So ang option, pupunta ka dito sa area na to, tapos dadaan mo yung traffic dahil bandang Kirino highway to. So mag-u-turn ako dito sa area na to, dito sa bandang Magallanes to. So sa ilalim ng Magallanes, mag-u-turn ako dyan. Yun, medyo may kalayuan siya, tapos yan, ito yung tinatakbo niya papunta dito. Then saka ako magagawin dito sa area na to kung saan ako magpipick up sa kanya. So ang nangyari, habang on the way ako papunta sa area na to, panay message siya sa faster. Kumbaga talagang napipressure ako dahil minamadali nga niya ako, para dahil malilate na daw siya. So ako naman kasi pag may message nagpa-pop up siya, so mababasa ko yung message. So nagreply ako, sabi ko mama, medyo ni English din, sabi ko mama, traffic. So ayun, pagdating doon sa dito sa area na to, nag-message sa message, where are you? Although makikita niya sa sa monitor niya dapat ng Grab kung saan ako nandoon. So ngayon pagdating dito, sabi niya sa isang sa pharmacy location daw siya, dahil nga ito yung tower tapos may pharmacy dito. So ayun, hinahanap ko pa siya dito kasi medyo malaki itong tower na to. So nakita ko yung tower niya, then ano nangyari? Siyempre nagmamadali. So pagka pick up ko sa kanya dito, sabi niya faster. Sabi niya gano'n, faster. Eh ako naman, sige, nataranta na ako, mamadali talaga eh. Dahil malilit na nga daw siya. Ano nangyari pagka sa kanya dito, hindi ko na napindot sa cellphone ko yung arrive. So dahil nga, nataranta na rin ako dahil sa kadami-dami ng message niya na faster. Tapos pagdating dito, ang nangyari, hindi ko napindot yung arrive. Pagka, sabi niya, sige, go na daw. Eh ako naman, diniretso ko. Ngayon, hindi ko na-click yung arrive. Ang ginawa ni Wei sa akin, sabi niya, malapit lang to sa kanto eh. Ilang lang to, kakanto na siya. Sabi niya, ang option ni Wei, dahil hindi ko nga na-arrive, so ang ginawa ni Wei, pinakaliwa niya ako dito, na which is dapat kanan. So, dito pa lang, kasi pinapabalik niya ako dito. Akala ni Wes, hindi ko pa na-arrive kasi hindi ko napindot yung arrive. So nangyari, pagkasakay niya dito, dumire-diretso yung Wes, sabi niya, kumaliwa. So dito, kumaliwa ko. Ngayon, nagtaka siya, nandito na kami, may stoplight dito sa area na to. Sabi, nagtaka siya, bakit dito tayo dumaan? O yung ini-English niya ako eh. Sabi ko, ma'am, Ways, ito yung turo ni Ways sa akin. So, in-English ko rin siya. Pares kami English, barok. Barok English din yung kanya eh. English lang kami ng barok. Then, dito ko na-realize. Sabi ko, ay ma'am, sorry. Hindi ko na-arrive. So, sabi ko, fault ko. May mali ako. Medyo na-pressure ako dahil sa pagmamadali. Dito na siya nagsimulang magwala dito sa area na to. Kasi nga, iikot pa kami ng malayo dito, diba? So, iikot kami ng malayo. Mula dito, nagwala na siya dito. So, sabi ko, nag-apologize ako. Sabi ko, sorry ma'am, it's my fault. Sabi ko ganun. Ayan. So, ulit-ulit ako dito sa kapaliwanag sa kanya na ma'am. Babalik tayo sa kung saan kita pinick up. Then, ko na lang ulit.
humingi ako ng sorry talaga. Paulit-ulit ako sa inyo na sorry, paulit-ulit ang apologize. So sabi ko, mistake ko, mali ko. Inamin ko may mali dahil hindi ko na-click yung arrive. So pagdating dito, ayan, natatraffic kami ng konti. Nagwala na talaga siya hanggang dito. Dito nagwawala na siya. So nagdadabog na siya, nag-alumpasay na siya, nag-alakas talaga. So parang akala mo yung ano, yung may ginagawa kang masama sa loob ng sasakyan mo na talagang sobrang sigaw niya. Ngayon, pagdating dito sa pier, dito ko na na-click yung arrive. Saka ako, denied ni Way. Sabi ko, nakikiusap ako sa kanya, ma'am, na ano, kalma lang. Dahil ihatid kita ng safe sa ano mo, sa drop area. So dito, hindi pa siya tumitigil. Pagdating namin dito, dinaklik ko na yung arrive. Then, tinuro na ako ni Way dito. Sabi ko sa kanya, ma'am, ituro muna kung saan tayo pwede. Kasi, alam mo, mas kabisado mo kay ako, nagbibase lang kay Waze. Pagdating dito, nagwawala pa rin siya. Hindi niya na ako tinuruan dito na pwede na pala akong kumanan dito. Eh si Waze, nakita niya ang area dito is matraffic. So nangyari, imbis na malapit na kaming ilang ano na lang to. So almost siguro ilang kilometers nandun dito. 1.5 or 2, mga ganun. Makakarating na kami sa drop niya. Ano nangyari? Nakita ni Waze sa traffic dito. I-dinreach niya ako dito. So, lalo siya nagwala. Nahihiyan ako sa mga katabi kong sasakyan. Kasi naririnig nga siya. Umaalog-alog yung sasakyan. Nag-alumpasay doon sa loob. Ngayon, ako naman. Hindi na ako, ano? Basta sabi ko. Ang narinig niya sa akin. Sorry, ma'am. Sorry. Puro apologize ako. Apologize. I'm sorry, ma'am. Inikot kami dito sa area na to. So lalo kami na pala kasi may mga traffic ano dito, lights dito na, may stoplight dito na. Lalo kami na patagal. So siguro mga ilang minutes din, mga 10 to 15 minutes nakarating na ako dito. So ito, pagdating dito dahil nagwawalan, may kalmado siya nung malapit na kami sa ano, drop area. Nangyari. Tumahimik na siya. So pagka-drop ko ganun, tinignan ko siya kasi hindi ko na kasi pinapansin. Pagdating ko sa ano ko, doon sa mirror ko, nawala na yung, wala na luhay ko. Tapos, sabi ko, ma'am, we're here, sabi ko gano'n. E di, bumunot na siya ng ano, ng pamasahe. Inuha niya yung dalawang lanya, tinapo niya doon sa may, sa may tabi ng ano, driver seat, yung may puan doon. Itinapo niya yung dalawang lanya. Tapos, ako naman, sabi ko, ma'am, it's okay, it's, no worries, sabi ko gano'n. Sabi ko ganun, huwag ka nang magbayad. In English ko naman, in English, di ba? Okay. Sabi ko, ano, huwag ka nang magbayad, ma'am. It's my fault, sabi ko. I'm so sorry again. Ginanong ko siya. So, tapos, ibinalik ko yung dalawang daan. Kinuha naman niya. So, pag baba niya, sa isip-isip ko, okay lang kung bibigyan mo ko ng, ano, ng negative tag dito, ratings. So, kaya 1. Fault ko eh. Yun nung napansin ko, sabi ko, hindi ko naman tinanggap yung ano. Sabi, okay lang, nakalibri ka naman pamasahe. So, ang pamasahe is almost 120 something eh. So, ganun lang kamura. So, laki ng problema ko sa, ano na, pasahero ko na. So, nangyari. Ayun, binalik ko yung dalawang daan niya. Nakapasok na siya doon. Tapos, inaantay ko na, ano, na mag-appear yung rating niya sa akin na sabi natin 1 kasi babagsak talaga yung rating ko. Dahil kung yun, pagkakamali ko talaga, talagang inaamin ko na nagkamali ako dahil nataranta ako sa pag-pressure niya sa akin. So, ganun nangyari mga idol. After siguro 1 day, nag-message siya dun sa comment sa, ano, sa ratings. Humingi siya na sorry, makita niya dito yung papakita ko yung, ano, yung comment niya, yung feedback niya sa akin na talagang humingi din siya na sorry. Inaantay ko sana yung akala ko mag-negative ano siya. Yung tipong negative comment o kaya mag-relating siya ng 1 talaga. So, babagsak yung ano ko. Yung magiging ano ko, ratings ko. So far okay naman. Ayun, naghingi naman siya na sorry. So, wala naman problema. Kahit na malugi ako, okay lang. Dahil mali ko naman talaga. So, yun ang nangyari mga idol. Tapos, after siguro mga ilang araw, mayroon naman nag-book sa akin na same man din, foreigner din. Minamadali niya ako kasi malilate na rin daw siya. So mula naman ito doon sa, mula siya doon sa may Libis.
papunta kami ng ano ng tawag dito sa may Ortigas. So dumaan kami sa mga traffic, sabi niya, "Can you go faster daw?" Sabi ko, "I try my best, ma'am." Sabi ko ganun. Pero sa sipsip ko, ano ka, hello? Minamadali mo kung trap malilate ka, tapos ngayon mamadalin mo ako. Nakasalala yung sasakyan ko, nakasalala yung ibang motorista. Kung madisgrasya, di ba? So, nagsasabi lang sa atin mga bes, pero nang dumaan kami sa, ano, sa traffic, pabayaan ko yan. Alam ka naman madaling ko. So, naisip-isip ko, hindi ko kasalanan kung malate ka, traffic ka. Basta ako magdadrive sa kung saan comfortable yung pagdrive ko, sa comfort zone ko, di ba? Kung maulit yung nangyari doon sa unang passenger ko na ang laki ng problema ko doon dahil nataranta ako sa ano. So ngayon alam ko na i-handle yung mga ganito. So, hindi ko kasalanan kung bahala kayo kung maliit kayo. Basta ihatid ko kayo ng safe, ihatid ko kayo ng maayos sa destination nyo na hindi ako magkakaroon ng problema sa kalsada, sa mga sasakyan na maaaring madisgrasya, maaaring ako makasidente. So, ganoon ang patakaran ko yung mga idol. So, kung may mga ganyang pasahero na pinamadali ka dahil malilit sila, pabayaan natin dahil ang mahalaga dito yung safety natin eh. So, hindi natin kailangang sundin sila. Kung yun ang gusto nila, dapat sana mas maga sila nag-book, diba? Sa one hour ahead ng ano, yung schedule nila o kaya yung time nila. So, wala. So, ganoon talagang mangyayari. So yun mga idol, ito muna ang aking masishare sa inyo kung paano naranasan ko itong ganitong sitwasyon. So, siguro hindi may yung ibang grab driver wala pa nakakaranasan ganito. Ako lang yata first time nagaganito na nagkamali ako tapos biglang nagalumpas yung pasahero ko. So yun muna mga idol, maraming salamat sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong panonood. Yun, ito lang muna aking may vlog ngayon na isishare ko sapagkat hindi ko makalimutan itong nangyari na to sa akin. Dahil first time talaga na may ganun pasahir na hindi ko akalain na magagawa niya magwala at magsisigaw sa loob ng sasakyan ko. So muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. Magandang araw, magandang umaga. Ingat palagi. God bless us all. Soul House Builder signing out at the moment. Maraming salamat.